Game, 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 game. Nandito na naman tayo sa YouTube channel, mga pare koy. At syempre, gaya ng request nyo, yung palagi ninyong request, eto, K-Ram versus Zeke Threat. Tara, i-video reaction natin to. Himayin natin yung mga linya nila. At yun, hindi natin mapatagalin. Umpisa na natin to para talagang nanlahatan ng bagsakan ng duruga na. Alam nyo na, muli, ako nga pala si Jonas. Game! Pangil! Sa pangil! Matira! Mayaman! Sagpanga na! Yeah. Ibang klase talaga yung enerhiya lagi ni Boss P. Talagang kailangan maramdaman din talaga ng MC na, oo, sagpanga na to, kaya kailangan, galingan nyo. Sa akin pa lang, nag-uumpisa na yung mainit na ano. Yo, 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 malinaw! Ikaw ba si... Doon pa lang, yung ano talaga ni K-Ram eh. Signature talaga ni K-Ram eh, no? Kulit agad eh. Ikaw ba si... Bluebird Floyd Kagampang? Tanginang apelido yan, tunog pa kangkang. Hindi. Siya si Floyd. Siya si Floyd. Yung bumatil sa pakusganay na puro bias yung crowd, talagang kakaiba. Biruin nyo, wala pa yung punchline, naghihiyawa na sila. Nandito si mami, nandito si daddy. Yung isa mataba, yung isa chubby. Sino may sabi? Si Kuya Gary. Panalo ka doon pero di ka pa happy. Saka ta, tikota, tikota, takata. Dito ka lang sa aming victory party! Ang inakala ko may... Kala ko may sasabihin pang mga magaganda mo. Tangina, chue, chana, chun. Sabihin victory party! Wow! Baka utuin mo rin yung mga crowd dito, ha? Kupal ka pa naman! Ang problema lang, paano mo ko papaandaran? Nasa Cebu tayo ngayon. Neutral yung mga yan! Totoo, totoo. Neutral lagi talaga ang crowd sa Cebu. Yung laban kasi ni Mocha ni Sixth Threat, hindi naman talaga bias yung crowd. Siguro meron lang talaga silang hindi nakukuha sa mga malalakas na linya ni Mot. Pero hindi talaga bias yung crowd sa Cebu. Promise ako kahit mag-freestyle ako diyan nung laban ko kay Acer ata yun. Kahit hindi ganoon kalalakas yung mga jokes ko, talagang pinapakita ng crowd na na-appreciate nila. Hindi talaga ano ang crowd sa Cebu. Totoo yun. Mga yawa! Game! Game! Kinsay nakakita sa short film aning buang. Haha! Mayogit ka mo acting, Choy! kahit hindi ko naiintindi yung sinasabi ni K-Ram. Puta, nakakatawa yung expression niya eh. Talagang nakakasar eh. Kita ka to. Loyoan ang kahumayan inyong barangay. Diblok ang bogawin sa maunga! O gusto gani ka mo ikyas! Si Bata! Ay! Padugay-dugay ka, paksit ka! Siya daw mismong Bisayang magsasabing magtagalog sila ng maayos, pues. Ako mismong Bisayang nagsasabing hindi pa morma yung pambasketball na sapatos! Kasi nakikita ko rin si Sixth Threat eh. Yung suot niya lagi pambasketball na sapatos na naka-high sock. Yung high sock nakaipit. Yung pantalon nakaipit sa high sock, siguro yun yung inaano ni K-Ram na forma ni Sixth Threat. Hindi. Pamor mo na sapatos. Isa ka sa mga dahilan kung ba't tinatawag tayong bay na bay. Dahil sa pormahan mong gangster wannabe. Gangster wannabe. Laban yun ni Apex nung final, sapatos mo, taula ba, tre? Tangina.
niya magtagalog ng maayos yung iba, yun ang kinagagalit niya. Tigas na mukha mong mamuna ng pananagalog tapos panaytaglish ka? Oo nga, no? Oo nga. Ganda no, ang gandang silip nun. Namumuna ka ng Tagalog tapos panaytaglish ka. Hipokrito! Pila susundutan lang ng gano'n, no? Hipokrito! Bukod sa pagtataglish, puro fake angel kasi sabi niya kay Apex, kaya bagay sa'yo magpaikli ng buhok at sa barbero umiscore pagkat ang bilis mo makashortcut whenever you see source. Sa barbero umiscore? Ganong linya pang finals? May maanggel ka lang boards? Nagtatrabaho ng marangal yung tao, ginawa mo pang source? Oo nga, no? Oo nga, ano nga namang i-scorein nga naman, ano nga namang i-scorein mo sa sa barbero, no? Nagtatrabaho na maayos, gagawin mong source. Gagawin ito si Kiram, eh. Yan! Yan ang champion nyo! Napakasinungaling! Una sa lahat, wala dun si Apex kay Looney mismo nang galing. So anong gusto mo palabasin? Yung tugmang preso, imbento lang yon ni Kuya Marlon, ha? Tingin ko nga ikaw yung gumawa ng kantang Liar Evil kasi baka akun ka! Hindi ko alam yon pero parang kanta siguro ng Bisaya yon. Liar Evil, ilo. Baka akun ka! Liar Evil ka! Pinakanta, no? Parang si April Boy si ano eh, oh. Si Kiram parang si April Boy dito eh. Eto pa! This na kay Flo G at ang sabi niya. Nakiusap daw si Flo G kay Looney na ilapit kay Enigma. Pero yung linya na buko. Video reaction din mismo ni Looney, sinabi niyang hindi yun totoo. Kaya, baka kun ka, Liar Evil. Galing-galing nung ginawa ni Kiram dun, no? Dun niya pa rin pinabagsak dun sa kanta na sinungaling si Sixth Threat dahil dun sa mga... Kasi kung hindi niyo pa narinig yung diss ni Sixth Threat kay Flo G, may sinabi dun si Sixth Threat na parang nagpapalakad si Flo G makapasok kay Looney. Parang nagpapalakad si Flo G kay Looney makapasok sa flip top. Yun yung inanggulo ni Kiram dito. Yun yung sinabi ni Sixth Threat na hindi pala totoo. Hindi daw totoo, sabi ni Looney. Nas biglang kanta, no? Ganon magpakanta, Floy! Hindi yung tatanda at lilipas. Ano kaya? Nagpakanta ba lang gano'n si Sixth Threat? Nagsinungaling na lang si Gago! Yun na lang ang tanging way! Ang lupit ng naging play! Drawing lang yung palabas, kaya nga anim, ay! Ang lupit nun par, kung alam mo lang. Anim, ay. Ang lupit nun naging palabas, drawing lang, anim, ay. Sabi niya kay Shernan, minsan na akong nakipagtagisan sa ibang rapper para yung kultura natin makaraos. Kultura natin makaraos! Hoy! Salamat ha! Ikaw pala dahilan. Kala ko may sasabihin maganda ang puta. Nagpasalamat bigla eh, no? Gamit si Klongklong eh. Lift up! Looney! Sa kultura, mga walang naiambag! Sarcastic na to ah. Sarcastic na. 187! XB! Sino ba yung mga yambrad? Dito kayo magpasalamat kay Floy Floy! Yung reaction ni, ano rito, ni Sixth Threat, oh. Sa akin, kayo magpasalamat! Proklama ang puta!
Tigas na mukha mo sabihin na ikaw dahilan kung bakit nakaraos yung kultura, masyado kang pabida. Kilabutan ka sa mga bumabad ng quarantine battles para lang masalba yung liga! Oo nga, no? Oo nga. Oo nga, kasi... Ayan, mga... Hindi ko inaano, ha? Hindi ko... Kumbaga, etong... Para sa akin, lakas nito dahil... Oo nga, nung pandemic, hindi nga pala sumalang si Six nung... pandemic. Pero may alam ko kasi may problema si Six Threat noon. Alam ko dun sa baby niya yata dahil kakapanganak lang ata nung misis ni Six. Saktong pandemic. Kaya hindi siya nakakabattle noon. At saka masyadong mahigpit noon para makabiyahe siya pa Manila mula sa Davao. Pero ang gandang silip ni Keram doon na bakit kami magpapasalamat sa iyo eh kami-kami yung baga kami-kami yung bumabad nung pandemic. Kami mga bumatel para masalba yung liga. Galing nun. Tsaka mahiya ka kay Enigma! Ako, mapa-PSP of Liptop pag sumampa laging ganado. Obligasyon sa pareho na gawa ko. May naiambag kahit papano. Kaya maling marumi yung 3GS, kami yung malimit magtrabaho. Ganda nun. Dem. Mas pinili mo yung Fliptop, mas pinili mo yung PSP kaysa sa Fliptop tarantado. Kaya anong tirador? Baka traidor, di ka malinis magtrabaho. Gandang ender nun. Yun din kasi yung ender ni Six Threat lagi. Sa kada battle, yun yung ender niya. Ginamit ni K-Ram. Ganda nun, no? Traidor. Hindi ka tirador, baka traidor, di ka malinis magtrabaho. Round 1 ni K-Ram. Sakto lang. Para nagpapainit pa lang si K-Ram dito. Kasi ano pa siya? Kumbaga mas marami pa siyang binitawang jokes. Nagpapainit pa lang siya dito. Pero yung ibang linya niya, ang ganda nun. Yung silip dun sa magpapasalamat sa iyo eh parang kami-kami yung mga bumabad para masalba yung liga. Ang mga inaangulo niya yung mga pagsisinungaling ni Six Threat dito. Okay yung round 1 ni K-Ram dito, pero pakiramdam ko nagpapainit pa lang si K-Ram dito. Pahinga natin yung kay Six Threat. Round 1, Six Threat! Let's go! Yo! So, Luto, bias yung sa Davao. Talaga, pre? Pero nung nag-champion ako sa Maynila, ba't wala kayong nasabi? Ganda nun. Oo nga, no? Nung nag-champion siya sa Maynila, walang nasabi mga taga-Maynila. Galing. Ano? Davao? Bias? Huwag kami tungaw! Baka nakakalimutan mong walang 3GS sa Mindanao! Last nun! Ang gandang balik nun! Walang 3GS sa Mindanao. Puta na, parang sinabi ni Six Threat, mga 3GS lang mga ano, mga nanluluto! Last nun, Klong! Dem! Last nung rebat na yon. Ganda nun. Walang 3GS sa Mindanao. Oh, walang 3GS sa Davao. Walang 3GS sa Davao. Galing nun. Dalawang rebat. Solid. Game! Isa lang masasabi ko sa'yo, Tol. Bada. K-Ram, ano tong naririnig kong talo ka daw kay Baydang? Eh kahit idaan mo sa Ron Graham, Kate Kaylan, di mananalo yon K-Ram. May God, 5 taon na yung caveman. Tang ina, multis agad yun ah.
Limang taon na yung caveman, no? Hindi mo alam si Badlang lagi kung ipagtatanggol o titirahin, eh, no? Putang ina. Hindi mo, kahit yung laban namin ni Kiram, eh. Hindi alam ng tao kung papanigan ko ba si Badlang o titirahin, eh. Putang ina. Limang taon na yung caveman. Kiram naman! Kailang ba yan? Kiram ka niyan, tas caveman Badlang. O sige, game! Game! Ayan na pala, katitira mo kada battle mo sa taong hindi mo personal na kilala, naknang puta ka. Akala kasi nakaka-cool at good jobs na mga idol makuha niya. Pero nung si Lil Jan na nadama yung kirot, sukdulan ba? Damn! Lakas nun! Rest in peace kay Kuya Lil Jan, pero ang ganda nun. Kasi kasi parang napansin nga ng mga tao ron na nung si Kuya Lil Jan na yung binanggit ni Badlang, parang iba yung naging masyadong matindi yung react ni Kiram doon. Ganda nun, gandang silip ni Six Threat nun. Parang masyado siyang naapektuhan nung si Kuya Lil Jan na yung binanggit. Rest in peace kay Kuya Lil Jan. Ganda nun. Wala pa! Na! Hindi pa punchline yun, ha? Setup pa lang yun, pero putang ina, lakas na. Setup pa lang. Eh, nung si Lil Jan na nadama yung kirot, sukdulan ba? Ganun ka mag-tribute sa hari ng TT Bars, yung pagkukupal-kupal mong kupal ka? Ang pinagtatanggol... Yung pinaka-punchline niya, no, hindi na ganun kalakas. Hindi ko alam kung... Ako lang, ha, hindi ko alam kung parang mali ba yung pagkakasalansan. Pero mas nandun kasi yung punchline, eh. Pero parang mas malakas yung setup kaysa dun sa punchline, eh. Alam mo yun, yung setup pa lang, putang ina, parang punchline, ha. Tapos, siguro kasi, nagmukhang hindi ganun kalakas yung punchline dahil dun sa setup pa lang sobrang lakas na, tapos napahinto si Six, pero sobrang lakas nung ano na yon, nung kay Kuya Lil Jan, ang lakas nun. Hindi lang masyadong na ano tong pinaka punchline na sa hari ng TT Bars, nagkukupal ka, pero ang lakas nung setup, eh. Hindi ko alam kung nagkabaliktad ng ano, pero ang galing nun. Ang niya doon ay isang bata. Pero isang bata din yung ginamit mong panlait sa kanya. Sinasabi mong nang muli sa yung tao ay yung ginawa mo, child harassment din pala. Chelsea May! Binanggit pa ng 2 beses. See the irony in this, bitch? Anak ni Badlang, 14 anyos pa, yung minor pinang-chismis. Get your mind off that minor, fucking minor damn business! Putang ina mo. Lakas nun. Minor. Tang inang gandang silip nun, ah. Ginamit mo, bata rin yung ginamit mo para laitin yung tao. Mind your own business. Tsaka naka-multis, ang lakas. Galing ni Six dun sa linya na yon. Galing. Kaya hanggang ngayon, wala pang anak, hoy, bisayang baog. Tinamo si Lord na nagribat? Puro damay ugliwat, kining taong walay liwat, hoy, asamang ka na liwat! Ano pangalan ng GF mo, Iris? Iris. Hoy, Iris! Pangaralan mo to! Natatakot pa ba sa karma itong gago? Nako, huwag ka magdadalang tao hanggat di nadadalang tao na to! Signature ni Six. Signature talaga ni Six yung ganon, yung parang kung si Mot nagra-rumble ng mga letra, ng mga salita, si Six para siyang nagbabalik-balik ng salita. Yun yung pinaka-signature ni Six. Huwag kang magdadalang tao hanggat di pa nadadala tong tao. Inang galing din nun. Gaza!
Israel, pinrolong pa talaga. Katanungan lang ay kung napatunayan mo ba kung katibayan ay wala, ba't pinahaba mo pa? Gaza is real. Pero yung Gaza is real, pagkahenyo, kopya neto dun sa aking spit, yung sa disenyo ko kay Lance Astig. Pasimuno to ng stilo, huwag kang sasabit, hubad na katotohanan ng yung Gaza. Iganto lang mang Gaza strip. Ano yung rhymes clever? Yun ay icebreaker. Kung nakalusot ka dun sa slant rhyme, pos bali ka sa rhyme bender. Putang ina mo. Galing din nun. Lakas nun. Kung nakalusot ka sa nag-i-slant rhyme, tapos ka sa rhyme bender. Para nagbe-bend na mga tugmaan po kinang ina. Sunod-sunod punchline ni Six dito ah. Lakas! Kaya ano? Nang rape ka ba talaga, hoy badang? De, sensitibong usapin yan na ang kailangan mga eksperto. At hindi dahilan ng battle rap para kalimutan yung salitang respeto. May maliman o wala, hindi na para kinikwento. May maliman o wala, ang alam ko lang, wala. Hindi ako perpekto, ganun lang yon. Bakit? Napakinggan mo. Parang may nakalimutan si Six dun ah. Parang may nakalimutan siyang punchline na hindi lumanding. Hindi niya na-spit. Ano ba yung side niya? O ni Kane? Motherfucker, don't lie! Para saan yung dalawa mong tenga kung di mo kayang pakinggan yung both sides? Ganun lang! Damn! Galing! Para saan yung dalawang tenga mo kung di mo kayang pakinggan yung both sides, no? Galing nun! Dito na, paano na? Kay Badang na! Ay, hindi! Nagsimula talaga siya kay Badang. Parang eto, ini-stretch na ni Six Stretch yung angulo kay Badang mula umpisa. Mula dun sa pagdamay sa bata, hanggang eto na dun sa may side ni Badang, hanggang dun sa may kaso. Eto, stretch. Isang angulo pa lang ginagamit ni Six Stretch dito ah. Isang angulo pa lang. Kay Badang pa lang. Out of here, boy! Pinagtawanan pa yung... Nagwawala talaga tao, no? Galing. Pinagtawanan pa yung business niyang chili garlic? Eh dahil doon, malapit na maging millionaire yan. Kumpara sa clothing mong puro kaanak lang daw nabili, sabi lang yung Tito Sernan. Millionaire versus chili garlic. Ba't mo kinompare yan kung siya magiging millionaire sa chili? Ikaw chillionaire lang? Galing din nun ah. Chillionaire. Ano yon brand ng damit ni K-Ram. Ito na. Sa market na. Ano na. Kumparaan na ng market. Sa damit na tsaka sa chili. Chili garlic. Galing. Doon pa rin, kay Badang pa rin yun. Di pa rin naalis kay Badang. Di ba? Ginahasa gamit isang topic. Saksi lahat ng nandyan. Di ba? Isang topic lang. Hindi umalis mula doon sa Badang na sinabi ni... Mula sa intro ni Six Street na Badang. Hanggang ito, magtatapos lang yata to sa isang topic lang. In-stretch ni Six Street ng ganong kalupit. Galing. Ganon, magbigay pugay sa nag-iisang Badang! Ang alamat ng round 1. Ang ina no, pagkatapos si pagtanggol titirahin din. Putang ina. Hindi mo talaga alam kung saan mo ipepwesto si Badang, no? Kung dito sa maingay o sa tahimik eh. Dito ka sa gitna. Pagkatapos puri-purihin, putang ina, biglang alamat ng round 1. Gago rin no. Natalo ba? Natalo. Talo na naman. Yo, ano? Ikaw na ba'y nakukupalan? O baka nakukulangan?
intro lang natin si Badang, marami pa tayong pag-uusapan. Butang ina, nagbanta na yung banta. Marami pa tayong pag-uusapan. Round 1! Sunod-sunod punchline ni Sixth Street, ang lalakas. Para sa akin, pinakamalakas yung, yun, yung kay Lil Jan. Sobrang lakas nun. Pero umikot lang siya doon kay Badang, pero sobrang ganda ng mga nasilip niyang angulo ron. Galing, isang topic lang. Round 1, siguro iskoran ko sila ng 9 kay Sixth Street, 8 kay K-Ram. Nauna kasi si K-Ram, nangangapa. Pakiramdam ko nangangapa pa si K-Ram dito, itas puro jokes pa yung dala niya. Yun, sunod-sunod yung punchline ni Sixth Street eh. Itong round 1 para sa akin kay Sixth Street to. Pakinggan natin yung round 2. Puta, ginaganahan din si K-Ram eh. Talagang, tangina nyo. Sige. Iba rin si K-Ram dito. Sa lahat ng performance ni K-Ram, para sa akin, iba-iba tong performance niya dito ngayon. Round 1 pa lang. Round 2! K-Ram! Let's go! Sa totoo lang, ayoko talaga makalaban to si Sixth Street. Kasi napakabuti nito. Bukod sa nakapag-show sa ibang bansa, may magarang kotse, talagang bulusok yung karera. Palaging laman ng gig, meron pang business. Kaya sobrang easy magkapera. Sobrang humble, mapagbigay, talented, tsaka gifted. Halos kumpleto na yung skill set. Kaya bago ko mag-umpisa, palakpakan muna natin yung mga achievements ni Flo G. Round 2 game! Putang ina, no? Kay Flo G pala. Ay, putang ina, Flo G. Ano na to? Ito na, Flo G na. Putang ina, pinuri-puri, no? Si Flo G pala. Flo G na. Game. Eto na! Naramdaman din ni Six eh. Parang, okay. Si Flo G na pag-uusapan. Game? Tinira niya si Flo G kahit wala siyang mali na nagawa nun. Floy! Mali ka ng hinamon! Alam mo kung anong malupet at malala dun? Yung namumuna ka ng kanta, sa acapella ka nag-champion! Sabi niya pa, game pa sa gera, kitakit sa kapela. Wala kang gigs nung pandemic, kaya please na nga minimo na dis na kaya mo sa dinis la kapera. La kapera, a kapela. Ganda rin ang mga internal nun ah. Kaya, mami ka na dis, kaya mo siya dinis la kapera. Ito na, Flo G na, Flo G. Pinili na lang maging cancer. Lumunok na lang ng pride itong si brother. Panaytira mo sa XB, tapos ngayon pinapasahurang ka ni Badger. Tang ina, no? Oo nga. Alam ko si Kuya Badger ay isa sa mga partner ni Boss P dito sa PSP. Alam ko, partner ni Boss P ngayon, si Kuya Badger. Pinapasahurang ka, no? Tinitira mo yung XB, tapos ngayon pinapasahurang ka ni Badger. Gago talaga si K-Ram eh. Ha-ha! Yuck! Di kasi Tinuro rin ni Sixth Street, you know? Ikaw pala, ha? Nagpapasahod sa akin, ha? Hugong nung nagkampiyon, baka daw sa music magbago pa. Pinaglalaban mo yung lirisismo sa Pilipinas, tapos nagdonggalo ka! Dong! Galo ka?
Dunggalo na. Ito na, dunggalo na. Oo nga pala, nagdunggalo nga pala si Six. Alam ko, nung pandemic yata siya naging dunggalo. Ito na, dunggalo topic na. Oo, sumali to ng dunggalo kasi wala nang karir si Bisakol. Inisip niya, inisip nila mahusay ka kaya madalas kang maimbita tol. Idis mo sila bilang ibayo, yun ang hiningi nilang pabor. At para makakuha ng bunga, ikaw yung ginamit na tirador. Outsu! Oo, nagpagamit tong tirador at sa patibong kapag tumapak. Kasi inisip niya yung circle niya mas lalo palalawak. Yung inakala mong tagumpay, siya lang din yung napahamak. Paano makakatama tong tirador kung di marunong yung humahandel, tanga! Tang ina talaga, oh, lagi binabali yung tugma eh. Puta, nandun na ako sa ano eh. Nandun na ako sa humahawak eh. Sip-sip kay kuya! Tapos pinangalan ng ibayo si Damuho. Yung AE alter ego. Aputs! Napasubo! Aputs! Napasubo. Puch! Puch kasi si, ano yon, si Sir Andrew E. Aputs! Chupa! Parang chupa siya pag binaliktad. Aputs! Napasubo! Para nabigla ka lang dun sa pag-oo mo sa dunggalo. Galing din nun, ha? Galing nun. Di ba laking 187 ka? Sila Kamuwang yung Lodi. Makalipas ng ilang taon, naging member ka ng Nosomi. Congrats! Siya daw si Nate Robinson. Hindi six-footer, pero nadakdak. Pwes, ako si Jake Paul. Pagdating sa punches, itong Nate Robinson nyo babagsak. Kaya yung inakala mo na bonus round, ngayon ka matututuboy. Di mo ko mauuluhan, di mo ko mapupusoy. Nag-aantay ka pa ba, Ploy? Kung puro banta ka lang, talagang di matutuloy! Ano? Puro banta ka lang. Kala ko choke na naman si K-Ram. Punchline pala yun. Hindi matutuloy. Oh, alam ko na mga sasabihin mo na nagsusulatan kami. O baka defense mechanism mo yan, tol. Gawain mo kasi. Sobrang guilty. Kaya maang-maangan na lang tong gagong to. Tulad ng simpleng pag-utot, ibibintang pa sa iba, wag lang sumingaw yung baho mo. Diba? Sinachat mo si 3D. Putang ina, out of nowhere, bigla na damay si 3D, no? Putang ina. XB, dunggalo, tas 3D, no? Gagod na rin si Klong-Klong eh. Yan. Tinatay ko ano yung, ano kay 3D. Tas binibigyan mo siyang bonus. Ang di mo alam, yung linyang inaambag sa'yo, sinisend niya sa GC ng Motus. What the fuck? That's a fact. TNT. Tirador ng timog na may pekeng karangalan. Nag-PPM kay 3D pag may laban. Kala ko ba alert tong smart? O ba't parang nag-smart alert para tong TNT mapasahan? Kaya kahit mag-chat pa sa lahatan ng tropahan, itong 6, iinda. Lahatan ng tropahan, you know? TNT, tirador ng timog. Ah! Tignan ko lang kung masikatan ka pa ng araw. Sige, 6! PM na! Kung masikatan ka pa ng araw, 6 PM na. Yun na ba yun? Round 2 ni Klong? Oh, may sasabihin pa. Round 2 ni K-Ram. Okay din yung mga ano ni Klong dito. Tumawid siya sa XB, dunggalo, tas kay 3D. Round 2. Malakas mas... Paramdam ko mas malakas tong round 2 niya kaysa dun sa round 1. Kasi itong round 2 niya, ano eh, medyo ano yung topic eh. Medyo personals na tong topic. Round 1 niya kasi nag... Parang puro joke siya doon eh. Itong round 2 niya, mas malakas to, pero... siguro yung mga tumatak na ano sa akin, yung apuch, napasubo,
Tapos yung, yun, yung intro niya kay Flow G. Yung pinuri-puri niya si Six, pero si Flow G pala. Yun, yung round 2 ni K-Ram, no? Iba yung performance ni K-Ram dito, yung power ni K-Ram dito, sobrang ano. Alam mo yun, yung talaga makikita mo sa kanya na preparadong-preparado siya. Minsan kasi si K-Ram parang, ano eh, pag hindi siya ready-ready, parang medyo petik siya, pero dito, makikita mong yung power niya talagang dalang-dala niya eh. Parang kabisadong-kabisado niya yung dala niyang bara ngayon. Pahinga natin si Six Threat Round 2. Round 2! Six Threat! Let's go! So, bata ako ni Andrew E. Ikaw nga, bata ka ng Shernan? I mean, nagets mo ba yung diferensya? Kung gaano ka insulto yun sa Yorepa? Pinagkukumpara niya yung bata ng isang icon sa isang bata na pinagtatawanan lang sa eksena, tarantado! Puta, kumparahan na to ah. Kuya Shernan tsaka Andrew E, no? Pinagkumpara. Pinagtatawanan lang sa eksena. Tangina. Biglang damay si Kuya Shernan, no? Biglang nadamay si Kuya Shernan dun, ha? Okay. Rebat pa lang, rebat. Game! Round 2! Hindi ko alam kung hanggang kailan mo itatago to, men. Anak ni Francis M. ay umamin kahit mahiyain, pero yung pustiso mong ilang taon na kailan mo pagsasalitain. Ito namang si Phoebus, inaasar ka, pangil sa pangil daw, oh. So, ang bait mo pala pag naging zombie. Pag nagkataon malamang, kung di mo kayang mangagat, abay paano na lang yan. Pag nakakita kang tao, tatahulan mo na lang. Tatahulan na lang, no? Puta, postisyo na to, ah. Parang nasasaktan ako rito, ah. Pero alam ko, hindi nakapustiso si Klong, eh. Alam ko, walang pustiso si Klong. Eh, tuloy natin kung ano. Kaya pala madalas nagjo-choke sa round 3. Puta na. Eh, wala tuloy. Kaya pala madalas nagjo-choke sa round 3. Doon ka naghahangbay. Si Boy Pustiso, nahihirapang makipagsabayan pagkalaban sa damakmak na yung punchline. Ramdam agad pagtamlay sa pagpatak ng clutch ay madalas na lang nagkakalat tuwing pagkagat ng crunch time. Ganun lang magtat... Tang ina mo, ang galing nun. Pagkagat ng crunch time. Kala ko choke talaga. Setup pala yun, no? Doon ka naghahang. Nag-fake choke din si Six dito. Pagkagat ng crunch time. Ganun lang magtahi ng bara, hoy bata ka pa! Ginagaya mo si Apex pero di mo yata dama. Rapper ka, hindi stand-up comedian, mag-bars kang tanga! Yun yung sinabi ni Apex kay Sinyo na rapper ka, hindi ka stand-up comedian, mag-multi ka. Eto, sinabi niya rito, mag-bars ka. Parang pinapalabas dito ni Six na idol mo si Apex. Okay. Speaking of Apex, nung finals namin, makikita niyo sa video, gumaganon to sa likod, oh. Ang kulit na itsura ni Six Threat, eh, no? Alam mo, pansin ko na yung inggit mo sa akin dati sa yung kada clap-clap. Pero lumipas ang 4 na taon, yung mga achievements ko sa mukha mo isalpak. Habang nanatili sa baba yung karir mo na palpak, agwat natin tambak, yun ang sampal ng katotohanan, ganun lang mag-clap-back. Galing nun. Clap-back. Sampal ng katotohanan. Round 2! Sa round 2 niya kay Badang, bigla nag-double time, oh.
Kaya sige, sasabihin mo na lang sa akin kahit pa ikaw pa ay mamili pa. Kaya sige, sasabihin mo na lang sa akin kahit pa ikaw pa ay mamili pa. Speed rap Inilunggo. Tas grabing pangingayon ko'y kay GL sa mga posts dahil sa wrong grammar niya. E si Lipcram yung kabatil, huwag kang squatter, tang ina. Parehas pa naman ang bayan. Tiga late yan sila, o inggit bayan sa kababayan at kasabayan dahil ba sa bayan nyo ay mas tinuring na bayani siya? Putang ina, ang daming bayan nun ah. Kasabayan. Kababayan. Parang limang bayan yata yun. Bayan! Tang ina, ang daming bayan nun ah. Mas bayani siya, tapos nagtapos doon sa mas bayani siya. O nga pala, si K-Ram ay, alam ko, tubong later rin to si K-Ram. Bisaya rin talaga si K-Ram. Ganda nung silip nun na parang nilalait mo si GL, eh, kababayan mo yun. Naiinggit ka ba? Daming bayan nun ah. Ganda nun. Tulad ng ginawa niya kay Unico. Ha? You want sneaky little rat. Napanood nyo? Yung kanilang laban, nilabas niya yung screenshot ng convo nila, binulgar at lantaran. Dinikit pa sa pader, nung walang pakundangan, talagang pinahiyan yan. Malinaw ba yung mensahe? Nung kanilang usapan, mas malinaw ang mensaheng huwag kang pagkatiwalaan, tarantado! Kaya ikaw, Mot? Tomas! Asan si Tomas? Wala? Hinahanap na si Mot, no? Hinahanap na si Tomas. Tomas! Ingat ka sa inaakala mo na bestie. Poison pistol pa naman yung next round mo. Di ba parang may pagka-sketchy? Isa tong snitch, isang rat. Halatado pagka-peki. Binabalaan ko lang yung Tom sa nakakasama niyang si Jerry. Ano? Putang ina mo. Ganda nun. Snitch, rat. Binabalaan ko lang si Tom sa nakakasama niyang si Jerry. Tom and Jerry reference. Tapos, snitch rat, no? Tanginang galing nun, ah. Ganda nun. Tsaka puta, may ano na yun, ah. May pahaging na kay Mot. Itong mga binibitawan ni Six Street. Easy. Ano? Ano, ribat ka na? Unahin mo ang magbago, punyeta. Wala kang kailangang ipaliwanag sa akin. Magpaliwanag ka sa mga tinarantado mo sa eksena. May Ram, siya sa pangalan. Sumakto din sa tema. Di mo to kailangang iribat! Iribot mo yung palyado mong sistema. Putang ina mo. Galing din ng ender ni Six. Yun, bali, nag-umpisa sa mga jokes si Six Threat. Etong round 2 niya, puro jokes yung halos kabuuan. Pero etong parang panapos ng round 2 niya, dito naging seryoso. Ang lalakas din ng mga jokes niya. Round 2. Mas malakas yung round 1 ni Six Threat para sa akin kaysa dito sa round 2. Parang dito kasi puro jokes binitawan ni Six. Malalakas din naman yung jokes niya, pero mas malakas yung round 1 niya. Round 2. Ganun ulit. 9-8. Para sa akin 9-8. Six Threat pa rin round 2. Pero ibang klase performance ni K-Ram dito. Shoutout kay K-Ram kasi puta, kumbaga para sa mga rookie na sasabay ka sa isang ganyang kampiyon, makakasabay ka ng hindi ka kinakabahan, hindi ka na-pressure, yung alam mo parang malakas din yung dala mo. Iba yon. Shoutout kay K-Ram. Ibang ano yon, ibang level din yon, yung sasabay ka sa alam mong talagang malakas din. Tsaka hindi siya ano rito. Hindi siya nagpapadarag dito si K-Ram. Talagang yung power ni Six Threat sinasabayan niya.
yun pa lang para sa akin magandang bagay na yun na hindi ka nagpapadarag sa kalaban mo. Iba yun. Pakinggan natin round 3 ni K-Ram. Round 3, K-Ram! Let's go! Ang galing! Yun na lang yung sinabi, no? Ang galing! Bago ko mag-umpisa sa round 3 ko, if that's fine, gusto ko lang ipaalala na pinapasahuran ka ni Badger, gago! Round 3 game! Ito dapat kalaban ni Mot noong Disyembre. Kaso nawala ang yung tikas. Alam mong inaabangan yung match-up nyo matagal na taon ang lumipas. Tinanggihan niya rin si M-Site sa sunugan, pati kay Pistol kumaripas. Kaya dapat pangalan mo, Floyd Mayweather, kasi ang galing mo umilag! Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, no? Umilag dalawa, no? Yung miss na umiwas. Gago talaga ito si Klong, eh. Putang ina, binibitin yung tao, eh. Galing mo umilag. Sabi niya kay Poison, darating ang araw na lahat magagaya ng Poison, pero walang Poison magagaya. Tang ina ang witty. E ginaya mo lang yung sinabi ni Sayad na merong susunod na sinyo, pero walang susunod na Nikki. Ano? Oo nga, nagbanggit ng ganun si Sayad sa laban niya kay Nikki. Pero hindi ko lang alam kung ano yung nauna ron. Pero tama, tama si Kairam, nagbanggit ng ganun si Sayad na may susunod na sinyo pero walang susunod na Nikki. Tapos yun, no, merong poisong manggagaya pero walang maggagayang poison. Ganda nun. Proud ka pa rin doon? Sa yung binagong version? Oo, walang poisong magagaya pero Sayad meron! Yung ideya galing sa Lisano, bato ka na kampiyon! Kahit hindi ko nasuyurin, alam kong nakuha mo lahat yun! Pero mga iba! Lisa, suyod. Nakuha mo lahat yun. Alam nyo ba na nagbabasketball din tong si Tarantado? Yung shooting niya, mala Curry, pag rumibound, mala Renz. Verano. Mayabang si Kairam sa basketball na usapan, eh. Kasi sobrang, para sa akin, hindi kasi ako magaling magbasketball, pero sobrang galing ni Kairam magbasketball. Kung di nyo pa napapanood yung binato siya sa mukha ni Reefer, meron pa yon, may isa pang version doon na binato niya rin sa mukha si Reefer. At saka, puta, pinaulanan niya ng 3 points si Reefer doon. Galing yan, si Klong. Galing magbasketball yan. Kaya maangas, eh. Kapag ang puso'y hindi sanay mag-isa. Kumanta na rin, eh, no? Puta na, impluensya niya at ani badang nung gabi yun, ah. Walang auto-tune yun, par. Ikaw, napakinggan ko yung kanta mo. Yung kilalang tirador. Teka lang, parang may katono. Kapitan na ba doon? Respeto kay Cap. Minsan na nga lang maglabas ng kanta yung tao, ninakawan mo pa ng flow. Ano ba? Gago, no? Puta kayo na ginawa magnanakaw si Abado, no? Naman yan, Kapitan! Alam mong pinost niya na yun nung 2021, tas nag-upload ka nung 2016. Grabe ka naman! Puta kayo na. Si Six Street pala yung sinasabi niya nagnakaw. Kala ko si Abadon talaga. Putang ina, kasi neto ni Klonglong, eh. Pinagmamalaki niya na nakapag-perform yung 3 digits sa ibang bansa. Tanga, wag kang feeling, men! Alam kong si Kuya lang inimbitahan doon dahil sa pagkapanalo ni BBM. Real to! Thanksgiving party talaga yun.
Sinabit yung 3GS! Ay, sinabit yung 3DGs! Tangina mo, Klong! Ang awkward ng pag-aamali mo! Sinabit yung 3GS! Tangina natin 3DGs siya, 3GS! Magkatunog ang putang ina! Gago ka, Klong! Ulit! Sinabit yung 3DGs! Yung mga gago, tuwang-tuwa! Tapos kinanta nila yung hit song nilang Bangon Pilipinas, bagong mukha! Putang ina! Wait lang ha. Tawad-tawad ako sa 3Gs. Partida! May kanta pa siyang Das Business na against sa mga gobyerno. Yung tema nun, hipokrito sa pagkatao mo tumerno. Kasi nasilaw ka sa pera at racket. Gaya ng pandidis mo sa XB para magkaroon ka ng market. Pero nagkamali ka sa dulo kasi tingin mo sa budget ay budget! Ano? Sabi niya pa kay Kuya Hernan, yung baba mo parang babasor. Babasor. Poke mo ng ina mo, walang ganon, gago! Kaya pagkatapos ko tong durugin, panigurado magiging asto. Reverse Pokeball, ikaw mismo nahuli dyan sa sariling rounds mo. Kaya, you stay sa temptation. I-maintain yung label mong fake imitation kung ikaw yung next na luli. Pinapasahura ka ni Badger! Putang ina talaga oh. Parang nag-trip lang si Klong-Klong dito eh. Round 3. Para sa akin, pinakamalakas na round ni Klong, round 2. Itong round 3, parang kapantay ito nung round 1. Pero ibang kairam to dito. Talagang hindi rin siya nagpapadarag kay 6. Okay, pahinga natin yung kay 6 threat. Round 3, 6 threat, let's go! Boss? Boss? Uy, ito mukha ni Miggy rito. Demonyo. Takay na, nilapitan na. Sige, Badger. Hindi natin ako sasabihin. Ikaw pala nagpapasahod sa amin. You're welcome in advance ko yung pinakamarami mong views dahil sa akin. O sa balik. Putang ina mo. Nirebat. Galing nun. Yung itiya ni ano rito, ni kaya Badger, oh. Tang ina, pinapasahod pa rin kita. Sabi niya kay Penpluma, panis ka pa rin sa RAM kahit gigs pag-uusapan. Oh! Star agad yan? Anong gigs tinutukoy mo? Yung events na sinasabi ka for 1.5 tas once a month lang? Event namin dito sa Cebu noong Disyembre. Ito, formadong marahas. Inaasahan ko yung performance malakas. Sumigaw sa ng Cebu maglangas. Mga tao ning gawas. Ay, promise. Tangina yung crowd gumano, no? No ba naman? Akala ko nga naging si Moises ka nung hinawi yung karagatan. Inumpisahan sa jokes. Pero yung pakay ko talaga, ba't na-bring up yung laban nila ni Pen? Malalaman nyo kung gano'ng kalangiya to. Pinuna mo yung pagbigkas niya ng eagle as eagle. Nakakatawa, no? Sa Cebu yung angle-angle. Battle-battle. Tangina mo! Bisaya, mang kabay! Alam mo yon pamihado. Pero para sa palakpakan ng mga tao at napapalibutan lang ng mga Tagalog, kapwa-abay kanyang ginago, nagaw... Wala pa! Wala! Putang ina. Setup na naman. Ang lakas. Sa setup pa lang, hindi pa lumalanding yung punchline. Nararamdaman na ng mga Bisaya rito na...
Putang ina, tinitira na yung pagiging Bisaya ni Kiram. Wala pa. Wala pa kasi. Eh sige, antayin nyo muna yung punchline. Nawawala tuloy yung ano eh. Nawawala yung ano ni Six Threat eh. Antayin nyo muna. Pero para sa palakpakan ng mga para sa palakpakan ng mga ta nawala tuloy si Six Threat. Nawawala tuloy si Six eh. Tangina kasi ang lakas ba naman ng setup eh. Tingnan natin yung punchline. Out napapalibutan lang ng mga Tagalog kapwa bay kanyang ginago na gawa mong laitin yung salita na kayo rin sa bahay nyo sinasalita mo. Yun na naman tuloy. Nawala na naman tuloy yung lakas ng punchline. Sa setup pa lang nagsigawa na kayo. Patapusin nyo kasi. Patapusin nyo. Parang ano yan eh. Parang sex lang yan ba? Parang umuungol pa lang yung lalaki. Ilang hugutin na ng babae. Mawala na, di na matuloy. Osa, XB. O sige, pag-usapan. Ito na. XB na. Mukhang sasagutin na ni Six Threat dito yung allegation. Oh, Distract 2020. Nagsimula sa kunting di pagkakaintindihan lang hiya. Nabanggit ng kagrupo kong si JR yung XB, tas uminit na bigla. Pagbukas ko ng Facebook, yung pangalan ko nadawit na ng kabila. Sige, pag-usapan natin yan. Total feel na feel mo namang abogado kanila. Ito na. XB ano na? XB topic. Hey! Matagal na kami nakapag-usap ng tao. Yung diferensya sinaalang-alang. Tas galit-galitan kayo ngayon. Kunwari, di nyo na-enjoy yung kaganapan. E isa kayo sa gumawa ng reaction video ah! Butang ina mo. Nga. Parang timpinsan ata yun. Nag-video reaction. Nag-video rin ako. Wala na ako nun, ha? Biglang iniwas, you know? Wala na ako nun, ha? O, parang na nag-video reaction sila K-Ram, Lip, Cram, Poison nung palitan ng Six Threat tsaka Flow G. Kasi mga panahon na yun, ano eh, buntis na si Mrs. nun. Kaya hindi na ako masyado nakakasama. Buti wala ako. Kaya, you know? Hindi. Yun. Yun siguro yung tinutukoy ni Six. Isa kayo sa gumawa na reaction video ah. Ano yung kwarta nalasahan? Nakinabang din pala sa beef. Baka nga daw magatasan. Isa yon sa lang... Putang ina mo. Lakas nun. Beef, baka, magatasan. Galing. Galing nun, putang ina. Angas. Isa yon sa nagpainit nung quarantine. At isa ka sa nagkaarep ang galing. Kung di dahil doon, eh baka nag-Food Panda rider ka na din. Kunwari ka lang kasing hindi sang-ayon. Kasi kailangan niya ring magpasiklab. Para mas makadikit lalo doon sa G-Wolf, gets namin iyong mentalidad. Pero nobody ka pa rin, bobo. Harapin realidad. Nakadikit ka na sa lobo, di pa rin nakalipad. Butang ina mo. Ito na. Flow G na topic. Lakas nun, no? Nakadikit ka na dun sa lobo, di ka pa rin nakalipad. Si K-Ram tsaka si Flow G, alam ko talaga magkaibigan silang dalawa. Talagang, alam ko kasi pareha silang kaibigan ni OG El Niro. Shoutout kay OG El Niro. Talaga magkaibigan si Flow G tsaka si K-Ram. Naging magka-ampi rin sila sa basketball. No, naging magka-teammate din sila. Kaya yun siguro yung inaangulo ni Six Threat dito na nakadikit ka na dun sa lobo, di ka pa rin nakalipad. Galing. Zaki! Niyabangan pa si Zaki!
Inggit ka lang kasi nakakasama ko, dasos. Oh? But how's that working for you? Tang ina mo. Doon ako bilib na bilib kay Sixth Street pag nag-i-English siya, putang ina, talagang fluent na fluent eh. Tas ang angas pa magbitaw. Karera mo, umabante ba? Yung mga shows mo ba, dumami na? Nakakasama ko si ganyan, si ganto, lahat ng yan pinagbida, pero wala miski isa sa mga yon ang kaya na ipagyabang na nakasama ka nila. Kaya tingnan nyo, hanggang ngayon, yung mga kanta na lulugmok, pangalan di tumutunog, tagal mo nang tsumutsupa, wala pa ring pumuputok. Mula 3GS, Team Pinsan, XB, Mot, lahat ginawang bitch ka, iho. Kaya pala may K ka sa pangalan, ikaw yung Kardashian ng hip-hop dito? Tangina mo. Team Pinsan. Ito, hindi ko inaano si K-Ram, ha. Hindi ko siya pinagtatanggol. Pero si K-Ram kasi ay isa talaga siyang mabuting kaibigan. Sumusuporta talaga. Dati kasi, ito, hindi ko pa kilala si ito. Nagkwento na yun, no? Hindi ko pa dati kilala si K-Ram. Pero sumusuporta siya sa mga event ko noon. Napunta siya. Freestyle din yan. Sumasalang sa mga freestyle. Talagang ano ni K-Ram na magporsigido talaga si K-Ram dati. Kaya rin niya rin naging tropa si Mot dahil pareha silang taga Dasma. Tsaka, ayun nga, okay makisama si K-Ram. Kaya siguro, kahit sinong pakisamahan ni K-Ram na sikat, kaya din siyang pakisamahan kasi magaling makisama si K-Ram. Ayun, trivia lang yun, ha. Pero itong silip ni Sixth Street dito dun sa pag parang sumisip-sip si K-Ram sa XB, sa kay Flow G, sa 3GS, kay Mot. Ganda nun, gandang silip nun, gandang angulo nun. Parang si Sixth Street palang gumagamit nun. Tuloy ko pa? Tuloy ko pa? Puta nga na, kawawa na. Parang puta, ganun na yung dating na inaano ni Sixth Street eh. Lahat na lang tinurik ang Bisayang katulong. Alila ka, mamen. Made in Leyte ka na nga. Made in Maynila ka pa rin. Maawa ka sa sarili mo, King Ina. Masakit pero hindi mo kayang maging sila. Huwag mong pangaraping maging iba. Pangarapin mo, maging iba. Ganyan din ako nung unang sampa ko. Nasilaw sa kung anong uso. Eh ang kaso, nagresulta sa tanging beses lang na nakuha akong matalo. Pero kalauna nakapa ko, hinulma ko palalo yung bunga kampyonato. Ang makilala mo yung tunay mong pagkatao, yun ang tunay na panalo, tarantado! Hindi! Ganda ng message nun. Ganda ng message na yun, ha. Kailangan maging iba ka. Hindi mo kailangan tumulad sa kanya. Kailangan hulmahin mo yung sarili mo. Hanapin mo kung sino ka talaga dito sa mundong ginagalawan mo. Ganda nun, gandang message nun. Hindi ako yung kalaban mo dito, K-Ram, kundi ang sarili mo, gago. Swerte mo pa nga, natapat ka sa tinuturi kang kabaro. Galing. Parang ano na to, parang pagpapayo na to. Nagpapayo na si Six dito. K-Ram. Nasulat kong mas masakit pa, alam ni Nikki. Pero hindi ko tinangka o sa kamay ng DDS si kay malinis tinabang. Dem! Puki ng ina mo. Lakas! Parehas magaling. Sobra, parehas magaling. Pero iba talaga ang sulat ng kampiyon. Iba talagang Six. Tsaka putang ina, ano to? Parang sagu-sago talaga pag si Six nag-comeback. Sagu-sago talaga. Okay, inay, puputok talaga sa'yo. Round 3. Kita naman natin, Six Threat. Tangina, binuksan niya yung issue sa XB.
sa Flow, kay Flow G, kay Mot. Pero congrats pa rin kay K-Ram dahil makakalaban ng isang kampyon na hindi madali, at saka kung yung napakita ni K-Ram yung best niya yung palang. Panalo na tayo doon dahil alam naman natin si K-Ram, mas madalas natin siyang mapanood mag-jokes, pero ito, kumbaga, seryoso yung dala ni K-Ram dito, sumabay din siya kay 6th. Pares magaling. Pero all 3 rounds sa akin, 6 threat. Pero shoutout kay K-Ram, putang ina. Galing. Congrats, Klong. Layo na. Iba na level ni K-Ram ngayon, putang ina. Di na ako magtataka talaga may anak sa iba. De, putang ina. Magiging ano yan, magiging paborito ng bayan yan. Abangan nyo. K-Ram. Congrats kay 6 threat. Lakas. Lakas nun. Putang ina. Sulit na naman yung ticket. Kay K-Ram tsaka 6 threat. Putang ina mo, rhyming. Sulit na naman ang ticket. Kay K-Ram ay 6 threat. Hulul. Yun. Lakas nun. Para sa akin, 6 threat yun. All 3 rounds. Yun, dito na natin tatapusin. Hindi natin alam yung judging. Pero sa akin, 6 threat yun. Congrats sa inyong dalawa, mga tol. Tangin na, alam kong parehas kayong mabuting tao. Alam kong mga tropa yan parehas. Tsaka kilala nila ako, kupal talaga ako. Yun. Babasahin ko yung mga request nyo kung ano yung i-video reaction natin. Ito, isa na to sa mga gusto nyo. Kaya, ginawa ko na. Yun, hanggang dito na lang. Kita-kits ulit, mga pare ko. Hanggang sa muli. Yeah!